The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. On that day, Jesus went out of the house and sat down by the sea. Such large crowds gathered around him, and the whole crowd stood along the shore. And he spoke to them at length in parables, saying, A sower went out to sow. And as he sowed, some seed fell on the path, and birds came and ate it up. Some fell on rocky ground where it had little soil. It sprung up at once because the soil was not deep, and it withered for lack of roots. Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it. But some seed fell on rich soil and produced fruit, 100 or 60 or 30 fold. Whoever has ears ought to hear. My dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. A blessed Sunday morning to all of you. Good morning. Pakikinig po natin ng masayang good morning ng ating mga katabi. Kahit makulimlim. Gising pa ba yung katabi? Dahil nakakaantok po ang panahon. Ano? What do you call the place or the school, place or a school where young men study and are being prepared to become future priests? What do you call that place? Seminary. Pakilakas nga po. Seminary. Paano po yung Tagalog or Kapampangan nun? Seminary. Sure po kayo? Yes. Kasi marami pong nagkakamali dyan. Sinasabi sementeryo. Marami pong nagkakamali. Ang nasasabi po nila cemetery. No? Dahil katunog ng seminary o seminary, yung cemetery na. No? Ginawang libingan ng seminaryo. No? You know, the word seminary is very interesting. You might be thinking that the word seminary came from the word seminar. And therefore, young men there are actually undergoing seminars 24/7. Hindi po, no? Hindi po dahil seminar, no? It's quite interesting because it came from the word semen. Okay? The Latin word semen, semen or seven, which means seed. Seed, no, semilia, seven. And therefore, a seminary, as many would describe it, no, is the seed bed. It is a seed bed for priestly vocation. Alam niyo po ba yung seedbed? Yung seedbed, ito po yung hindi naman agad itinatanim yung mga binhi, no? Ito yung parang a special container na kung saan doon muna itatanim yung mga semen, mga seed, no? Until such time that it will take some roots, medyo may lalabas na ng mga a little stem or a little a few leaves, no? Before sila itatransfer. It is, kumbaga, the seedbed is being used in view of transplantation. No? Kapag matibay na yung ugat, kapag matibay na yung stem, kaya na makasurvive ng halaman, yung mga external factors, doon itatransplant. Nililipat sa ibang lugar. So, seminary is a seedbed. A seedbed.
lugar lalagyan ng mga binhi where the seeds are carefully taken good care of. No? And that is very important because this calls our attention to understand today's gospel reading. No? We heard again this very familiar parable from Jesus. And just to let you know, be prepared because in the forthcoming Sundays, you will be hearing a lot of parables. No? Ito po yung umpisa. That's why ang mga parables, ano ba yung mga parables? Ano ba yung mga talinghaga? Ito po yung, wag na po natin pahirapin. No? Ito po yung kwento na may kwenta. They are kwento na may kwenta. They are stories that seeks to portray kwenta, value, important message. No? But for Jesus, the way he used parables, he would often use ordinary things. Ordinary day-to-day things like seeds. And so in today's gospel, we heard the parable of the sower. Ang talinghaga tungkol sa naghahasik ng mga binhi. Remember, iba po yung sowing sa planting. Kapag planting, you really chose a specific spot. You have to dig that ground, that spot, talaga maghuhukay ka. And you really intentionally try to let the plant grow in that specific location. Pero ang sowing po hindi. You simply scatter the seeds. That's why in today's gospel, there are four different kinds of soils. Apat na iba't ibang klaseng lupa na napaghulugan ng mga binhi nitong sower. And what are these four different types of soils? By the way, the gospel that we read is the shorter form. Okay? It is the shorter form of the gospel. It is an option for today, no? Yung unang klase ng lupa ay ano? Saan po unang nahulog? No, parin lang minunang dinog pa, rembini? Along the path, no? May nabula, dinog pa, laking pinadalanan. And since pinadalanan niya, it is exposed to external factors like yung mga hayop, tinukanaw at kinain nitong mga hayop, yung mga binhi, natural, hindi sila tumubo. Second type of soil is, some seeds fell on the rocky ground where there is a little soil. Same thing happened. Dahil napakalipis, napakakonti lang ng lupa, mabato, it did not take root. And what's the third? Okay, a soil where there are thorny bushes. Tumubo naman. Yun nga lang, pagtubo ay natusok, nasapawan nitong mga halaman na may tinik at hindi rin lumabong. Kalaunan, the parable tells us, it withered. And of course, the fourth is the fertile or the good soil. Doon tumubo and it bear much fruit. Okay. Ano ba ang pinupunto ng ating parable today, Lord? Meron po bang mga plantito at plantita sa inyo? Sino po sa inyo ang mahilig magtanim? Pagtaas po ng kamay. Sino po sa inyo mahilig magtanim ng sama ng loob? Your green thumb, no? So, mas nauunawaan niyo siguro ang pagtatanim. Sabi nga ng kanta, magtanim ay bibig. Napakaraming kinoconcede. No? Pero, of all the conditions, the prerequisites, all the requirements sa pagtatanim, isa sa mga pinaka-crucial and it is often the most essential aspect sa pagtatanim, yun ay ang, in other words, it is the location.
the place where you are about to plant. No? Kasi kahit araw-arawin mong bigyan ng sunlight yan, halimbawa. Kaya kahit araw-arawin mong bigyan ng tubig yan, kung mali naman ang lugar ng iyong pinagtaniman, halimbawa, eh, kahit pagkantami po yung tanaman, ang yang diligan kay Aldoldo, di namin ganun. Kung tinanim mo naman yan sa loob ng bahay, unless it is an indoor plant, okay? Kung tinanim mo naman yan sa inyong sala, natural. Do not expect na yan ay tutubo at lalabong at mamumunga. Ang alam mo lang na halaman na talagang lumalabong at hindi namamatay sa loob ng bahay ay Christmas tree. No? So, the point is, napaka-essential and napaka-crucial yung lugar. No? Kaya hindi ka pwedeng magtanim basta-basta kung saan-saan. No? And the soil represents us, the different types of reception to the Word of God, because the seed here represents the Word of God. Kaya nga, of course, gusto natin, we are all good soils. We all wish that we will be fertile soils for the Word of God. Kaya lang kadalasan, hindi. No? Our usual interpretation of this parable is, sino sa atin yung rocky ground? Sino sa atin yung pathway? Sino sa atin dito yung daan o yung lupa na may maraming matitinig na halaman? Sino sa atin yung mabubuti at matatabang lupa? That's the usual interpretation, but I'd like to deviate from that interpretation. I think we all have those kinds of soils in our very person. Na kung minsan, may pagkakataon na ikaw yung nasa pathway. Dumaan ng iyong problema, kinain na ng mga hayop yung salita ng Diyos na itinim sa iyo. Kung minsan, ikaw yung nasa rocky ground, may mga panahon sa buhay mo na kapag sinubok ka, bigla na lang mawawala yung pananalig mo sa Diyos dahil hindi talaga nag-ugat sa buhay mo. There's little soil in your faith. But there are also moments and times na you are a good soil. So I believe we all have these four different kinds of soil sa ating buhay. No? Sa ating buhay pananampalataya. And so, the challenge for us is to continue to nourish and cultivate and have that good soil attitude. A ground which is always open and welcoming to the seed of the Word of God. Hindi basta-basta na itatanim ang salita ng Diyos. Halimbawa, sa mga oras na to, while I am delivering my reflection, my homily, you are gradually being prepared as a soil. Sino po sa atin? At anong setting mo ngayon? Are you a good soil today? O baka iniisip mo na yung mamaya, kakainin mo mamaya yung lunch, sa kayo pupuntang mall mamaya, o baka inaantok ka na sa homily ni Father, no? But you cannot answer that question today, or at this very moment. Malalaman lang natin kung anong klaseng lupa tayo after hearing the Word of God. Kung ito ba'y tumimo, natanim sa atin, tumatak sa atin, o hindi. And so my dear brothers and sisters, let us pray in this Mass and ask the Lord the grace that we will be good soils, always be good soils for His Word. Second point for today's Gospel. Kung hindi ka matabang lupa para sa binhi ng salita ng Diyos, if you are not a good soil for the Word of God, then you might be a good soil for an evil seed. Kung hindi ka nagsisilbing matabang lupa para sa binhi ng salita ng Diyos, baka naman pabaligtaran ka. You are a good soil, a conducive and healthy soil
for a different kind of seed. Be always ready and always beware. Sapagkat kahit ano, maaaring matanim sa atin, sa puso at sa buhay natin. Kung hindi na itatanim ang kabutihan at ang salita ng Diyos sa buhay natin, baka ibang mga binhi ang naitatanim sa atin. You will see according to the fruits that we bear. I'd like also to emphasize that hindi lang yung individual eh. Hindi lang individualistic yung pagiging good soil. Minsan, in terms of communities, like our families can also be a good soil for the Word of God or for a different kind of seed. Anong halimbawa ng inyong pamilya, ang relasyon niyo sa bahay, ay nagiging matabang lupa para sa isang masamang bibi? Look at the attitude of your children. Look at the status, the kind of faith that they have. Tingnan niyo po yung viral ngayon na nag-costume ng Nazareno at niloloko yung ama namin. Beware. You and your family might become a good soil for a bad seed in the future, which will also in the future bear bad fruit. Kung hindi na itatanim sa atin ang mabubuting binhi, baka yung masasamang binhi, yung itatanim sa atin. So choose well what to welcome, what to nourish, and what seeds to cultivate in your life and in your family. Amen. We will rise.